Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at mag-verify ng GCash account gamit ang TIN ID. Bago ang lahat, alam nyo ba na limitado lamang ang features sa pwede nyong gamitin kapag de-verified ang account sa GCash? At kung full verified naman ang account, magagamit nyo ang full features nito. Narito ang mga features sa pwede nyong gamitin pag de-verify at pag full verify ang GCash account nyo. But before we start, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa aming upcoming videos. So, ituturo ko na kung paano. Una, open the GCash account. Enter your number. Hintayin ang 6-digit code. Ilagay lamang ang impormasyon na hinihingi tulad ng first name, middle, and last name. Birthday, birthplace, address, email address, at kung meron kayong kamag-anak o kakilala na may referral code, i-enter lamang ito at i-click ang next. Kailangan nyo mag-set ng mobile pin at huwag kalimutan ito dahil ito ang magsisilbing pin nyo sa tuwing mag-open kayo ng account sa GCash. Click submit. Makikita nyo, makagawa na tayo ng GCash account. Click skip, then pindutin ang remind me later. Pindutin ang profile at i-click ang verify now. Click get verified. Dahil wala ang TIN ID sa option, click see more available ID. Click others and click take a photo. Dito, kailangan ninyong picturean ang unahan ng inyong ID at isubmit. Pagkatapos, picture ng likod ng inyong ID at isubmit ulit. Then, click next. Dito, kailangan nyo din picture ng inyong sarili. Pagkatapos, fill upan ang mga hinihingi impormasyon at i-review ang mga binigay na impormasyon kung tama ang inyong inilagay. Click confirm at hintayin ang text na confirmation kung kayo ay verified na. During pre-pandemic, ang pag-verify ng account ay mabilis lamang. Pero dahil sa pandemic, ang pag-verify ay nade-delay dahil limitado lamang ang bilang ng mga agents na pwede mag-asikaso dito. At dito po nagtatapos ang ating video tutorial